fearless ang mga kabataan sa pag-abot ng kani-kanilang mga goals sa buhay. Patunay dyan ang mga bagong artista na talagang mayroong ibubuga. Tulad nitong millennial classical singer na gumagawa ng pangalan sa music industry. Promising young actor na all-in sa pagiging talented. At ang dalawang bida sa inaabangang Tabing Ilog the Musical. Kilalanin natin ang mga future lodi ng bayan, ang mga Next Gen Stars. Naaalala nyo pa ba sina Rovic, Eds, George, Fonzie, James, Anne, Badong at Corinne? Ang solid na barkadahan ng San Juan E. Ang Tabing Ilog na napanood sa ABS-CBN noong 1990s. Binigyang buhay ni na John Lloyd Cruz, Kay Abad, Paolo Contis, Patrick Garcia, Desiree Del Valle, Baron Geisler, Paula Peralejo at Jody Santa Maria. Ang Tabing Ilog ang nagbigay sa kanila ng daan para makilala at gumawa ng pangalan sa mundo ng showbiz. Ngayong taon, nagbabalik ang barkadahan ng Tabing Ilog, pero bilang isang musical. Mga bagong artista mula sa Star Magic ang bumibida at nagbibigay buhay sa mga karakter na minahal na ng mga fans noon pa man. Hello po, ako po si Vibery. At ako naman po si Sheena. At gaganap kami pareho bilang si Ed. Ako po si Akira. Ako naman po si Benedict Ramos. We're both playing the role of Rovic. Ako po si Jude Hinumdum. At ako naman po si Irvin Estioco. And we're the Badongs. Ako po si Jordan Andrews. I'll be playing James. I'm Angie Salvacion. I play the role of Corinne. Hello everyone, I'm Andy Abaya and isa ako sa gaganap bilang George. Ang Tabing Ilog the Musical, ginawang pang millennial at Gen Z ang tema ng kwento. Na nakasentro sa mga karaniwang problema ng kabataan sa pamilya. Pag-ibig, kaibigan, maging mental health. Nagbago na yung panahon, nagbago na yung kabataan, nagbago na yung mundo. Because of the pandemic, because of so many circumstances happening in our society, iba na rin yung pag-iisip ng kabataan ngayon. So yun ang challenge sa amin. Paano namin maipagdudugtong yung Tabing Ilog noon at Tabing Ilog ngayon? Isa sa mga gumaganap na makabagong Eds, si Sheena Bellarmino na binansagang Inday Wonder. Grand finalist sa tawag ng Tanghalan Kids noong 2017. At fourth placer sa Your Face Sounds Familiar Kids Season 2. Ang ex-PBB housemate na si Vivory Esclito ang isa pang gumaganap na Eds. Naging challenging pa rin daw sa kanila ang umarte sa entablado. In singing, you can just sing. There's words, there's feelings sa dancing, kitang-kita sa acting din. Pero ito is triple threat. So dapat ipagsabay-sabay namin yun and dapat in a way, klarong-klaro sa mga audience namin yung tinutukoy namin istorya. Ibang-iba raw ang pagpapakilig sa tao pag nasa entablado. Acting mo, kailangan umabot sa pinakadulong audience. So parang kailangan talaga marunong kang mag-maximize or mag-heighten ng movements, ng nuances, ng action, emotions even. Iba-iba yung Rovic exactly na matatapat namin. So minsan si Benedict, minsan si JL, si Aki. So different chemistry work yung ginagawa namin towards each other. And that adds excitement to tsaka the magic of theater. Ang mga pumalit naman sa trono ni John Lloyd Cruz bilang Rovic, ang BGYO member na si Akira Morishita at PBB Season 10 housemate na si Benedict Ramos.
para sa dalawa. Na-pressure sila talaga. Sobrang malaking pressure siya kasi nung pinapanood namin, parang iba yung na-character analysis natin sa character ni John Lloyd noon sa Tabing Ilog. Kasi ngayon, based on the script that we already have, parang papunta siya sa ibang direction eh. Papunta siya sa... Medyo pinakita dito yung pagpunta niya sa dark side talaga ng pagiging isang tao, isang binata. First-timer si Aki sa pagteteatro. Kaya malaking adjustment ang ginawa niya from being a P-pop sensation to a promising theater actor. Sa theater po kasi meron kang kwentong binibigay. Sa ano rin naman po, sa boy group din naman. Pero yung kwento ng theater po kasi, more on i-express mo kung ano yung nilalaman nung mismong script, nung storya po nung theater. So, hindi mo pwedeng may apply yung as a boy group sa mga audience dito na parang kakamustahin mo sila or magpapakit ka sa kanila, magpapapogi, gano'n. Georgina! Ang role naman noon ni Jody Santa Maria na si George, ginagampanan na yon ni Shay Moga at PBB alumni Kiara Takahashi at Andy Abaya. Tabing Ilog, yung teleserye, yung show was a hit before. A lot of people are aware of Tabing Ilog. So there was that pressure. But then of course, ayoko naman na that will hold me back. Instead, transform ko yung pressure na yun as something motivating para I can do my best, I can really portray George. Siya ang totoong may kasalanan. Ang isa naman sa gumaganap bilang Corinne sa musical, ang palaging trending sa social media, si Angie Salvacion. We're not put here for no reason. We're put here for a reason. And I am just so excited na to discover or rediscover the things na, you know, I'm able to develop and hone. And I can't wait na may mga project pa na ibibigay. Pinatunayan niya sa Tabing Ilog the Musical na may ibubuga siya. Pina-feel sa akin na nabilong ako dito. And I am grateful with that. At sa kanilang first run, marami ang kanyang pinahanga maging ang kanyang direktor. Na-anchor niya yung pagiging actress niya. Nasabi ko sa kanya, baka ito na yung redeeming factor mo sa mga sinasabi ng mga social media. Or probably, this is start of being an actress para maintindihan nila yung pinagdadaanan mo. Ginulat ng mga next-gen Tabing Ilog stars ang marami. All of them, nagulat kami sa magic na ginawa nila sa show na to. Sabay-sabay po natin panoorin sila, no? Dahil magagaling po mga talents to kasi the top star magic. Thank you for bringing back the Tabing Ilog cast into a different light. Sa lahat ng bumubuo ng Tabing Ilog the Musical, I wish you all good luck. I can't wait to meet all of you guys. Wow! I'm so excited and I'm sure excited din yung mga 90s kids na mapanood to. At excited ako na mapakilala ninyo ang walong characters ng Tabing Ilog sa mga kabataan ngayon. Ito ginawa ko kasi araw-araw ako halos naka-makeup. Ito, very hygienic, has vitamins, and is also lightening on the skin. Kahit yung mahirap tanggalin na mascara, tanggal lahat yan. Take it off, girl! From stage to big screen, isa namang batang aktor ang gumagawa ngayon ng pangalan sa pelikula. Meet next-gen actor L.A. Santos. Na 2017 nang pasukin niya ang music scene. At kasabay na taon, itinanghal naman siyang Best New Male Recording Artist of the Year sa PMPC Star Awards for Music. Lahat naman ng talento natin, bawat tao, sa sarili naman talaga nanggagaling. Parang yung mother, yung mga father, andyan sila for support, syempre. 2022 naman nang mapasama siya sa teleseryeng Darna. Sobrang unforgettable sa akin yung Darna kasi naging pamilya kami. Sila Janela, sila Jane, sobrang naging very, very close friends kami. Tsaka parang magkakapatid na yung touring namin sa isa't isa. Kaya itong Darna, ito yung nag-push sa akin na maging seryosong actor talaga. Hanggang sa nakuha niya ang Best New Male TV Personality ngayong taon para sa teleseryeng Ang Iyo Ay Akin. At ang pinakamalaking break ni L.A. nang mapasama nga siya sa pelikulang In His Mother's Eyes.
Kung saan nakipagsabayan siya ng aktingan sa mga veteranong aktor na sina Diamond Star Maricel Soriano at Roderick Paulate. Ginampanan naman niya ang papel bilang anak na may kondisyong autism. Inaral talaga ng mabuti ni L.A. ang mga batang may Asperger Syndrome para magampanan ng maayos ang kanyang role. Nag-interview po ako ng mga mami na may anak na special. Tapos inalagaan ko po sila for a few days po. Sinamahan ko po yung mga bata. Kinilala ko talaga. Tsaka inalam ko na rin kung paano tumakbo po yung utak nila. Kasi po gusto ko rin talaga mabigyan ng justice yung mga special na bata po. As you've seen the movie, nakipagsabayan yung hindi mo naramdaman na bagito siya. Bago sumabay kay Diamond Star at saka kay Roderick. So, I'm happy about it. From big screen to opera music, gumawa naman ang pangalan ngayon si Nina Campos sa gaya niyang millennial. Aakalain niyo bang sa classical music siya mai-in love? Ang kinakanta ko kasi yung may theme song kasi yung company ng Unilab. So, nasa radyo pa. And it's still playing na I'm just singing along with it. And then my dad came home. Sinabi ng lola ko, oh, anak mo, kumakanta din. 17 anyos na siya nang mapasok sa classical music at kanya itong ginawang career. I have no problem with it kasi when it comes to my studies now, I'm currently studying as a music business management student in MINT, Meridian International College. So for me, the schedules are flexible. Ang millennial classical singer mayroon lang namang 3 concert kung saan kasama pa niya dito ang ilang mga anak ng mga kilalang celebrities gaya ni Scarlett Snow na anak ni na Dr. Vicky Bello at Hayden Co, Sam Cruz na anak ni na Sunshine Cruz at Cesar Montano, at Andrea Soto ni na Christine Hermosa at Oyo Boy Soto. This is our very first major concert. And Nina has been my student only this year, but her progress has been so insane. So we thought of, you know, because of my other students, they were doing, everybody's just doing so well. So I thought doing a recital, but instead of a recital, we thought of doing a concert. Talagang pagdating sa talent, hindi magpapahuli ang kabataang Pinoy. Kahit sa ang larangan, wala silang hindi kayang gawin at hindi nila aatrasan. Kaya dapat silang suportahan lang para maging inspirasyon din sa kapwa mga kabataan para kilalanin mga susunod na next-gen superstars. Ramdam na ang Pasko, lalo na dito sa kilalang quick service restaurant sa buong mundo. Sinindihan na ng McDonald's ang kanilang taunang pailaw na nagbibigay ningning at saya sa kanilang mga loyal customers. Each store ay may unique theme na nagsisimbolo ng mga bagay na pinananabikan natin sa tuwing Pasko. So wala tayong snow dito sa Pilipinas pero gusto namin ma-experience ang customers namin ang White Christmas. Kaya mayroon tayong Icy Wonderland theme dito sa McDonald's McKinley West. Sa McDonald's Southwoods, mayroon tayong Paskong Pinoy Feels doon. Para sa mga kids at heart, meron din tayong Happy Land drive-thru installation sa McDonald's Capital Town, Pampanga. Para naman sa mga mahilig mag-drive-thru, be ready sa magical experience habang ino-order ang paborito ng lahat na comfort food, ang fries at burger McDo. And we also launched our limited time McFlurry flavors. So this is the strawberry Oreo McFlurry and matcha Oreo McFlurry. And dapat talagang panabikan to ng customers dahil limited time only ito. Kailangan matikman nila ang Pasko through these flavors bago matapos ang ating promo period. Para mas maging vibrant at makulay ang ating celebrations this Christmas, we also launched our Coca-Cola color-changing cups. Gawing mas
saya at maliwanag ang Kapaskuhan kasamang inyong pamilya, kaibigan at iba pang mahal sa buhay. Let's share the light. In my early journalism years until now that I'm a producer, a host, a businesswoman, a mom, and many other things, I have witnessed how other brands made the consumers believe something that is not achievable. Believe me, I tried it myself. I've seen disappointments, I've seen complaints, I've seen how so many of these false promises ruined people's lives. SkinPro is different because it only uses honest formulations, real active ingredients, the right dosage, no more, no less. That's why we call this soap a soap with integrity. Honest results from kojic, papain, glutathione, and Himalayan pink salt, all in one beauty bar. Triple or even quadruple whitening and brightening, moisturizing, exfoliating, rejuvenating properties. Isn't it the perfect soap? SkinPro is the real deal. It has everything significant and scientifically proven effective to address all of your skin concerns. I'm Corina Sanchez Rojas, and I chose this soap with integrity. SkinPro.